kaibigan, kaya mo bang mabuhay pagkatapos mong manigas sa yelo? Well, yan ang topic natin ngayong araw dahil ibabalita ko sa iyo ang isang babae na nanigas sa yelo subalit nagawa pa niyang mabuhay. Isang babae na nagnangalang Jean Hilliard na taga Minnesota, kung saan ang bayang ito ay isa sa mayroong pinakamaliit na populasyon dahil napapaligiran ito ng malalaking puno, ilog at yelo. December 20, 1980, gabi noon at malakas ang pag-ulan ng yelo. Nagmamaneho itong si Jean Hilliard pauwi gamit ang isang Ford LTD na kotse. Galing siya sa isang hangout kasama ang kanyang mga kaibigan at totoong nagkasiyahan sila buong gabi. Tahimik siya nagmamaneho ng kanyang sasakyang ito na bigay pa ng kanyang tatay at walang ano-ano'y nadulas ito sa daan at tuluyan siyang nawalan ng kontrol sa kotse. Sa kasamang palad ay sumadsad ito sa makapal na yelo at hindi na niya nagawang paandarin pa ito. Masyadong madilim at liblib ang lugar kung saan tumirik ang kanyang minamanehong sasakyan kaya't wala siyang mahinga ng tulong sa buong paligid. Magkahalong takot at kalungkutan ang naramdaman niya ng mga sandaling ito dahil napakatahimik ng lugar kaya naman ilang oras siyang nanatili sa loob ng kotse. Subalit unti-unti ay naramdaman niya ang labis na panlalamig sa loob ng kanyang kotse kaya naman naisipan niyang lumabas at maglakad-lakad at magbaka sakaling makakita ng taong tutulong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay sadyang napakatahimik ng buong lugar kaya naman napagdesisyonan niyang magpunta na lamang sa bahay ng kanyang kaibigan na si Wally Nelson, bagamat alam niyang may kalayuan din ang bahay ni Wally na umaabot sa 2 milya. Ay pinilit niya pa rin maglakad papunta dito kahit totoong nilalamig na siya sa kapal ng niyebe at lakas ng hangin na tumatama sa kanya. Lumipas ang halos 2 oras na paglalakad ay nabuhayan siya ng loob nang maaninag niya ang ilaw ng bahay ng kanyang kaibigang si Wally. Pero bago pa man niya maabot ang pinto ng bahay nito na kung tutusin ay ilang hakbang na lamang ay walang ano-ano'y dumiling na ang kanyang paligid at hindi na niya alam ang mga susunod na nangyari. Kinabukasan, nagising noon si Wally at tulad ng nakagawian niya ay sumisilip siya ng bintana upang makita ang ganda ng umaga. Bagamat walang sinag ng araw dahil sa kapal ng niyebe sa buong kapaligiran, nagulat na lamang siya nang maaninag niya ang isang malaking bulto ng taong nagyayelo sa labas ng kanyang bahay. Kaya naman dali-dali siyang lumabas para makita ito. Bumulaga sa kanya ang isang nagyayelong babae na nakasuot ng makapal na coat. Unti-unti ay nakilala niyang ito ay ang kaibigan niyang si Jean Hilliard. Biglang takot at pangamba ang kanyang naramdaman nang makita niyang tumigas na ito sa yelo at nakadilat pa ang 2 mata. Narito ang pahayag ni Wally Nelson na isinalin ko sa salitang Tagalog. Hinila ko siya palapit sa bahay ko nang makita ko siya. Akala ko ay wala na siyang buhay dahil tumigas na siya na parang isang yelo. Pero nakita ko na may bula pa sa kanyang ilo kaya inisip ko na maaaring buhay pa si Jean. Mabilis siyang dinala nito sa Foston Hospital sa pagbabaka sakaling maagapan pa ang buhay nito. Pagdating sa hospital ay mabilis na inasikaso ng mga staff si Jean at binigyan ng paunang lunas. Nang tutusukan na ng karayom si Jean dahil kinakailangan kabitan ito ng dextrose ay naputol ang karayom dahil sa tigas ng balat nito. Kung makikita si Jean sa kanyang kalagayan ay putlang-putla ang balat nito. Nakamulat ang 2 mata na kahit pa tutukan ng ilaw ay hindi gumagalaw at nagre-response kaya naman idineklarang wala na itong buhay. Sa huling pagkakataon ay sinubukan pa rin ng mga doktor na buhayin si Jean at inilagay nila ito sa heating pads para matunaw ang nagyayelan nitong katawan. Nabuhayan ang mga medical staff nang mabatid nilang may pulso pa si Jean, subalit sobrang bagal ng pagtibok nito na umaabot lamang ng 12 segundo bawat minuto. Pahayag ng mga doktor na kung nahuli-huli pa sila ng paggawa ng aksyon ay malamang mawawala na talaga ito ng pagtibok ng pulso. Pagkalipas ng 3 oras ay tuluyan ang nawala ang yelo sa buong katawan ni Jean. Pagkatapos nito ay biglang kinumbulso si Jean dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura ng kanyang katawan. Sa kanyang paggising ay humingi siya ng tubig
dahil uhaw na uhaw ang kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito ay nakasurvive si Jean sa loob ng 6 na oras na paninigas sa niyebe. Kaibigan, anong masasabi mo sa kwento na ito ni Jean Hilliard? I-comment mo naman sa ibaba para malaman namin ang reaksyon mo dito.